Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay isang alamat. Sinigang po na litid at skinless na taba. Wala pong balat yung taba po na nakadikit sa balat. Kasi yung balat binibenta po ng separate. Di ba? Napakasarap tingnan. Yung litid po, in-order ko po yun. Pwede pong i-order rin sa kanyang mga baka, litid ng baka, ito litid ng baboy. Medyo pricey siyempre. Pero minsan lang naman po eh. Para mas malasa pong ating sinigang. Tara, samahan po muna niyo ako magluto ng bagya. Masayang-masaya po ako. Dahil nakabili po ako ng salted na taba sa kanang litid ng baboy. O, di ba? Lamad na po yan. Lagay ko na po itong sibuyas, kamatis, labanos at sili. Kaya nilalagay ko na po itong sili para mas mabango yung sinigang. Bait ko po ngayon ano yung mga nakarang araw. Talagang gusto ko na maging mabait. Sana magtuloy-tuloy na. Yung taba at litid, pinakuluan ko po yung sasin. Lalagay po ngayon ng konting patis, pampabango, pampaninamnam. Gusto ko po sinagang talaga, duro po yung kamatis. Bago po maglagay ng mga gulay. Pakabango. Natikman ko na po yung sabaw. Bago po kayo maglagay ng pampaasim. Tikman niyo po muna yung sabaw, yung alat. Konti po muna lagay natin kasi pag sumobra, siyempre, masyadong maasim. Bubululok sa gutom. Pag nagdagdag tayo ng tubig, nakapaw. Kaya lang po natin, kumulo. Yan. Kumulo na, titikman po yung asim. Tama na po yung asim, parang mukha ng marites. Lalagay po ako ng bituelas dahil wala po akong sitaw. Pwede pong substitute po itong bituelas. Basta sa sinigang meron pong labanos. Nako, masaya-masaya na po yung labanos, kamatis sa kasibuyas. Sobrang saya ko na po. Siyempre yung mga Asian vegetables, yung mga gulay sa Pilipinas, kung mas meron, plus na yun. Eh dito naman po kasi mga presyo po nun eh. Parang hindi na kayo papakainin buo kasi pag namili kayo. Ay, napakabango. Ayun na po ako ng spinach. Ang spinach naman po, siyempre, kapamilya naman po ng kangkong po yan. Ang kangkong, alam niya naman po, di ba? English. Kangkong. Water spinach po or morning glory. Marami po English ng kangkong. Sarap mo tignan, ano? Lumulutang po talaga yung taba. Ay, naku. Tapos may patis na may sili. Winner na winner. O patis na may kalamansi, may sili. Ako po magpapatis sa kasili lang. Kapag sininga kasi masim na po ito eh. Diba? Sa nilaga, patis, kalamansi sa kasili yun. Pwede yun. Maglalagay na rin po ako ng murang sibuyas. Ito, itong murang sibuyas, kahit medyo may konting tuyo ang dahon, ilalagay ko na dahil napakamahal nito. Tuyo rin, isang bungkos. Diyos mo. Kung yung ugat nga lang, pwede ko hugasan mo para may panghago dito. Ay, naku. Alam po ninyo, ang mas nagbibigay po ng sakit sa tao, hindi lang po sa akin nakain. Ito po yan. Kundi sa pag-iisip po ng masama sa kapwa at pag-iisip po ng negatibo kasi nakaka-apekto po yun sa spiritual, emotional, saka mental. Wala, defensive lang ako kasi may mga taba at ang dami taba na kakainin ko. Ito totoo po yun, di ba? Kapag hindi healthy ang mind nyo, makaka-apekto sa katawan ninyo, sa dami nyong iniisip, ng mga negative sa kapuhan ninyo, hindi kayo mapagkatulog. Iisip nyo ngayon, paano kayo magbabait-baitan sa iba kasi naging walang nga kayo. Sabi ko, ganda po na yung sugar. Ano? Bukulan ko lang po na maayos. Ayan po mga kababayan. Ready na po. Di ba? Napakasarap. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Binuksan ko po yung bintana, medyo warm po ang temperature.
Alas 6 or 7, yung neighbor ko po nasa terrace, nag-iilig, ayaw ko pong magigay. May edad na po eh. Inaya ko pong pwede ka nag-enjoy po sa panahon po eh. Bago pa tayo sa pasangamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa biyay. May ikip po sa araw na ito. Sa po eh, si maayos malusog. Kaya na po bahala po sa amin sa ulo po naman sa lahat sa ulo. Yan, pisa na pa natin. Nag-iilig. Narinig niyo po. Natutuwa. Nandiyan po siya sa ano niya eh. Parang sopa. Armchair. Yun, armchair. Natutuwa po kasi yung dalawang kabit-bahay ko para po may edad. Pag nai-enjoy po yung panahon at nakakalabas po sila, mas masaya po ako. Kasi nakaraang winter, di ba? Di po sila gano'n makalabas. Kaya makalabas lang po sila sa terrace. Nakikita ko po sila. Siya masaya po. Mababait po kasi nila eh. Ayan ba ito? Ayan. Ayan po muna tayong sabaw. Mag-imit na mag-imit ang ating sabaw. Kaya nga po yun, nagluluto ako, may bisita siya. Anak niya po siguro yun. Saka po. Nakatuma po. Summer lalo, mas masaya. Dahil malagi siya may bisita. Ooh, itong taba po nito, masarap. Tinanggal po yung taba. Eh, yung taba, yung balat. Ito po yung taba na matabi sa balat. Ineseparate na po nila eh. Yung litid eh, ito. O diba, litid ng baboy. Kaya ako po nalaman to sa isang Pilipina. Inabihan po ako na nakaka-order na po ng litid ng baboy. Sabi, pwede ba yun? Sabi niya, oo. Sabi niya, pwede din dumorder ng ulo. Ng panglitsyon. Oh, mahal po yung panglitsyon. Saksaw natin itong taba. Ang talpo ng taba may konting kunat. Itong litid masarap. Yung litid kasi, itong litid po na to, ito pinakadikit sa buto-buto na litid. Kaya malasang-malasa, napakasarap. Yung dati eh, buting po ako dito tayong namang sabihin ko kailan. Yung dati, wala po pong masyadong mga pang-Asians yung matandang ititinda ng kasme eh. Binibigay lang sa akin yung taba sa kabalat. Ito po, sa mga buto-buto. Wala na pong libre. Mautak na sila. Alam nila na maraming nagtatang nabibenta na nila. Itong taba na ito, makunat-kunat. Ang litid na sarap.
Ayaw po kamay kasi pag may natira ako, baka mapanis, di ba? In-enjoy ko lang po ang pagmumukbang. Ayaw po na challenge. Enjoy lang po natin ang pagkain. Pagkain po hindi eh. Di ba? Ayaw natin kung yung challenge. Wala pong pinatatawaan ha. Ibig sabihin sa ako po, ayaw po na. Ano yung pagkakasabi ko? At para praise it. Hindi, ayaw pong yung challenge yun. Nagising yata. Hindi ko narinig naghihilig. Nakakatuwa po dito. Kapag natanong po ano matatanda, yung mga close ko na po, unang tinatanong nila, basta mga magulang mo. Sabi ko, buti naman. Kasi alam po nila na buhay po ang Pilipinas. Ako, siguradong magiging masaya na ng mga magulang mo buhay ang Pilipinas. Upo muna natin pagkwento. Ayoko mag-emote. Kain po muna tayo. Sarap ng taba. May konting, may natitira naman sa mga ano. Yan. Konting laman. Glated. Nakuha ko. Labanos. Paborito pa sa sinigang labanos. Kangkong sigarilyas. Yung tatlo po na yun. Ultimate. Kaya sa Pilipinas, naku, may tatlong sigarilyas si Papa. Yung litid parang bone marrow ang lasa. Pansin po ninyo, ang kamay ko po kaliwat kanan para ako po nagagamit. Sinari po mas malakas ang kahanang kamay. Kaya daw po, nung pagbalik dito sa pila, sabi niya, nahirapan daw siyang kilos yung kamay. Tapos nilabas ko yung pera. So, alis na ako na, hindi ko pala makaabot to. Biglang stretch yung kamay. Super stretch. Ano po ang itong ano? Mango iced tea. Ang hindi ko po ngayon gusto dito sa EU. Depende nyo yung takip. Hindi po natatanggal. Kailangan po ganun yan. Nakadikit daw po. Kaya pag binaksan nyo, hindi ko maitindihan. Siyempre kung sino-sino humawak sa shop, di ba? Tapos pag sinali nyo, siyempre
Nagigigit yung takad lang. Hindi na naisip din yung hygiene issue. Dami na yung problema sa mundo, inisip pati yung takad ng... Gano'n na mango ice, napaka-clear. Kala ko may yung cola yellow. Alam mo? May konting lasang mangga. Pwede na. Paano po bago tayo itabas, pasalamat na pumunta natin ng Panginoon. Kaya nung maraming salamat na kasabihan, binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Ngayon bawat isa po sa iklala na po yung mga lalayan po sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga tao po nakaranas ng mga pagsubok. At hindi po maganda pagkakauna mga anak, may maging ligtas po Panginoon, lalo na po yung mga bata. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo sa kanilang Jesus. Amen. Paano po maraming salamat na po sa inyo oras sa inyo sa pinilakalak. May basa lagi po tayo, positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi mga araw. Lang.